amat kan. Hello, good morning mga kabriks. Andito ulit tayo sa ating pagre-refer po. So, today is June 14, 2021. Bali, ano pala, may receive ako ngayon. Asus na gaming laptop na FX504G. So, ito po siya. Bali, ang problema po nito is no power po ito, mga kabriks. Ang sira lang nito, na-check ko na po ito. Keyboard ang problema. Ayan. Kakabit ko yung keyboard niya. Ayan, nakakabit yung keyboard. And then, may charger po tayo na, ano, charger na original. Power ko po yan. Ayaw mag-power, mga kabriks. So, may umorder na ako ng keyboard niyan, mga kabriks, para alam na natin. Ito po. Brand new po ito. So, galing na sa ibang technician din ito. Pero, yun lang. Hindi ko nababanggitin, ano. Bali, i-testin ko ito. Brand new po ito, mga kabrik. Doon. Gaming laptop. So, power ko po. Ayun, nag-power. Umilaw na rin yung ano niya. Keyboard. So, antayin lang natin hanggang mag-display. Antayin lang natin. At pag natapos, papalitan na natin ang keyboard. Ayun, gumana po. Kukunin na kasi ito mamaya-maya. Pero nag-agree na si client na palitan ng keyboard. Yan, so nakikita niyo po yan. Pumasok siya sa Windows pero si papatayin ko na lang muna. Ayan. Babaklasin ko na po lahat. Yung mga ganito po mga kabriks, bibihira lang po may nasisira na keyboard nito. Nataon lang siguro. Nataon lang siguro sa ano
Meron akong tip sa mga gamer laptop. Mga gamer. Actually, yung mga ganito, bakit nasira ito? Dahil alam ko, ano to. Nai-stack ko. Bihira lang gamitin. Yun, doon pa nasisira. Bakit nagkakaproblema yung ganon? Kasi pagka nai-stack po, nagkakaroon po ng moisture sa keyboard. Pinagpapawisan yung keyboard, nababasa dun sa loob ng keyboard. Kaya ang tendency po nun, pag natuyo, natuyo dun sa loob, hindi na gagana yun. Kumbaga, binablock niya na yung, ano, yung, kumbaga, hindi na gumagana yung pinaka keyboard niya. Ano po, yung power switch mismo yung nasira. Pero actually, yung ibang key naman is gumagana. Yun lang po talaga ang problema. Pag nabasa sa loob, yun, matutuyo na naman. Yun, nagkakaproblema na. Nakapagbukas na rin ako ng ganitong keyboard. Yung mga ibang keyboard, yung sabihin, yung mga hindi na kinukuha. Keyboard, sabi ko, arboring ko na lang to. So, ginagawa ko, binubuksan ko siya. Yung tinitingnan ko talaga yung yun nga, yung may parang puti-puti din sa loob. Yung, kaya yun. Medyo ingat lang tayo dito dahil napaka-sensitibo po itong ano. Napaka-sensitibo yung motherboard. So, ilalagay natin sa safety na lugar. Isa paki, ano? Pakilagay nga dito. Ito. Pakilagay nga dito. Ayan. Ayan. Safety natin yung motherboard. And then, ito na yung babaklasin ko po. Tanggalin ko muna yung DC jack. Ang mga kailangan nating materyales, kailangan lang ng flat screwdriver. Doon natin ang uumpisahan. I-open mo na lang sa kanya.
Ayan. Natanggal ko na yung bakal. Lagay ko na lang sa gilid. Tignan natin kung parehas. Parehas naman po. Ayun. Tanggal din. Tanggal din natin mga ka-bricks. The next step po is ito. Ilalagay ko na po ito. Mga ka-bricks, ang ano nito, pwede naman gumawa yung mga hindi yung mga nagtitipid po. Pwede naman po. Ayan, bagong-bago po. So kailangan lang natin ng soldering iron, then hinangin po natin, didiinan, yun po 'yun. So yung bakal kanina, kailangan mong tansyahin yung mga manabaklasan kanina. Yung iba kasi nilalagyan ng pintil-pin dito. So, ito kabisado ko na po eh. Kaya hindi ko na lalagyan. Lilinisan na lang natin yung mga ano. Mga ano ng plastic. Tinatanggal ko lang yung mga plastic sa gilid-gilid.
Bukas natin yung fan. Start na tayo. Wow. Pag hininang yan, dindidiinan nyo po para mag-flat. Ganun lang po kadali. Ayan. Itong gaming laptop siguro mga nagkakalaga ito ng mga 70,000, mga ganun. Hindi ko lang sigurado. Ah. Kasi alam ko, mahal ito eh. Hindi na ako nag-review kung magkano ang price nito. Siyempre, pag mga ganitong gaming laptop, alam siya ang price nito. Medyo mahal nga talaga ito.
Unahin ko na dito. Ayan. Araw pala ng Lunes ngayon, June 14, 2021. Ganun lang po yung kadali mga kabricks. Huwag kayong matakot maglagay nito. So, okay na po. Pupunin na kasi ito mamaya. So, kailangan na mahikabit ko na po. Keyboard. Ay, motherboard. Sorry. Yung lumang keyboard niya
ito yung lumang keyboard. So, gagawin yan is, pag ganun pala siya. Ayan. Kailangan, may gabit natin ng maayos to. Ito. Ito yung sa backlight ano niya, keyboard. So, kailangan mong hello. May pinasa ang order. Ha? May pinasa ang order. Ah, sige. Sige, ano ka kaya sa? Ah, okay. Araw. Sige, sige. Sige. Okay. May order daw kayo sa si Bernie. Bali, tumawag yung ano namin sa branch, sa main branch namin sa Pasay, dito lang sa May Giselle. So, may order daw. So, ito na po mga kabricks. Bali, ikakabit na po natin ito lahat. Kabit ko na po yung screen niya. Kakabit ko na rin po yung battery niya po. Ayan. Yon ko po. Ayan. Ito. Nag-power na siya mga kabricks. Medyo nakakatakot lang ikabit kasi nakakatakot lang, nakakalula din yung price nito eh. So, hindi siguro magtatangka yung ibang hindi pa kabisado eh. Ako nga eh, medyo kinakabahan din. Mahirap magbayad ng magbayad tayo ng ano
70,000. Okay na to mga ka-bricks. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless po. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. So ganito po. Shout out doon kay Sir sa nagpagawa ng gaming laptop na to. Shout out sa iyo po. So tagasan si boss. Sir. Ay, hindi natin alam kasi pinalalamob lang pala to mga ka-bricks. Pinalalamob lang dito sa amin sa 218 Beryl Street, Pasay City po. So, yun lang po mga ka-bricks. Hindi ko na patatagalin ang aking video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe by YouTube channel and Facebook page. Maraming salamat at good morning pala. Lunes pala ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po! Bricks Laptop Repair. So, yung mga gustong magpa-repair sa amin pala, isingit ko. Nandun sa end namin. Pag natapos mo yung video namin, nandun yung advertise namin. Yung magpipili lang kayo doon. May Giselle Park Plaza, may Metro Point. Yung mga gusto naman magpalalamob, magpa-shipping galing ibang province, dito lang po kayo sa 218 kasi doon sa Giselle at saka sa Metro Point, wala pong nagre-receive doon. Kasi, for walk-in lang po yun doon dito sa Giselle. Kami po ang tumatanggap ng mga shipping at saka yung mga galing sa Lalamob. Ibig sabihin ng Lalamob, yung mga rider po na mga naghahatid sa amin, mga galing sa kliyente namin. So, kukuntakin lang kami. Yung mga yung mga gusto magpadala sa amin kasi marami kaming nare-receive na pinapadala lang yung laptop, wala namang cellphone number, walang pangalan. Sabi ko, sino kaya to? Maraming beses nang nangyari sa amin eh. So sana yung mga wag lang tayo magtitiwala sa mga Lalamob, ano? Pero maglagay lang po din po kayo ng cellphone number at saka pangalan para makontak namin. Pagdating dito, kukontak po kami. Minsan inaabot ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Minsan meron pa nga dyan eh. Hanggang ngayon, hindi pa na siguro mga 3 months na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero andyan pa rin. So, yung mga gustong magpalalamob, maglagay naman po kayo ng pangalan, cellphone number. So, yun lang po ang aking advice ko sa inyong lahat. So, maraming salamat at ingat po kayo palagi. Napahaba yung natin. Maraming salamat. Elvis po.